Hi guys, welcome back to my channel and papakita ko po sa inyo ang mga nabili namin sa Divisoria. So, mag-haul po tayo ngayon dahil back to school na tayo, no? So, ayan, papakita ko po sa inyo. Ito. Papakita ko nga. Ayan, ito guys, yan ang mga binili natin sa Divisoria. So, unahin natin guys. Siyempre, unahin natin ang yan. Lapis. Mongol. Ayan. So, yung Mongol natin ay yung XL. Yan, Mongol. XL. Ayan. Mongol. Ayan. So, ito. Ayan. 12 pieces na siya. Isang box. Ayan. So, number 2. Ayan. So, yung presyo nito ay 100 pesos isang box. Ayan, 100 pesos. So, 12 pieces na siya. Next natin. Ayan. Itong mga ballpen. Ayan. So, meron tayong red. Ang ballpen natin ay, ayan. Ay, magano. Ang ballpen natin ay HBW. Ayan. Black, blue. Ayan siya, guys. So, ayan. So, retractable ballpen yata ang tawag dito. So, ayan. So, lumalabas parang ano, 10 pesos isa. So, ayan. 10 pesos isa ng ballpen ng HB Matrix. Ayan. Matrix. So, 10 pesos isa sa Divisoria. So, comment na lang kayo guys mamaya sa mga price natin kung nakamura ba ako or hindi. So, next natin ay itong ruler. Ayan. Ito yung ruler natin, dalawa. Itong ruler natin yung ano, yung sobrang lambot. Ayan. Sobrang lambot siya. Ayan, sobrang nabibend. Ayan. So, ang price nito ay 15 pesos. Ayan. Dalawa. Binili natin. 15 pesos isa. Next naman natin, itong HBW Clear Glue. Ayan. Ang halaga niya ay, wait lang, nakalimutan ko. Ang halaga ng glue ay 25 pesos isa. Isa. Ayan. So, 25 pesos isa, dalawa ang binili natin. Ayan. So, next naman natin, ito. Sa akin yan. Combo set. So, itong combo set, ayan. So, meron na siyang ruler, meron na siyang ganito. Ayan, may compass na siya. Yung dalawa yun, guys. So, bumili tayo ng ganito kasi meron tayong estudyante na grade 10. So, gamit niya to guys. Ayan. Ayan. Para sa grade 10 na estudyante, ayan. Kumuha tayo nito. So, next naman natin. Ang price nito ay 70 pesos. Ayan, 70 pesos. Next naman natin ay itong color pen. Ayan. Ang color pen natin, wait lang. Ang price niya ay 65. Isa? So, itong color pen ay 65 pesos. Color pen. 65 pesos. Pumili tayo ng dalawa para sa grade 4 and grade 5. Ayan. Anong pwede ko yung gamit? Tapos, meron tayong marami to. Marami ba? Ayan. Pambalo. Tapos, di ba uso ngayon yan? Ayan. Yung mga plastic cover na nakakat na siya. Ayan. So, meron tayo dito size ng pang notebook. Ayan. Ito naka-size na siya sa notebook. Tapos, meron naman yung pang books. Ayan. So, ganda yung difference niya. Ayan. Ito yung pang notebook. Ito naman yung pang libro. So, bumili tayo ng tatlong pang notebook. Tatlong pang libro. Ang total ng halaga nito ay 200 pesos. Ayan. Next naman natin ay itong crayon case. Ayan. Itong crayon case natin, ang halaga nito ay, wait lang, 40 pesos. Ayan. So, itong crayon case na 24. Ayan. Na 24. So, buksan natin. 40 pesos isa.
Ayan. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Ayan. Tapos, dahil meron tayong case, ng crayon case, meron naman tayong, ayan, Crayola. Ayan. 24. Itong Crayola, 24 pieces. Ayan, nakita nyo ba may tag price pa? 75 pesos. Ayan. So, 75 pesos. Comment na lang kayo, guys. Kung 75 pesos siya sa tag price, pero bigyan tayo ng discount. Ayan. 70 pesos na lang ang binigay sa atin ni ate. Yan yung ate girl tindera. Ayan, 70 pesos. Discount na tayo. So, ayan. Lagay natin sa loob. So, protection to, guys, para hindi napuputol yung mga, ayan, mga Crayola. Ayan, nandiyan na siya sa loob. Tapos, lagay din natin ang isa. Ayan, sila natin. Ayan, lagay nila sa loob. Ayan, itong puti. Tapos, next natin. Name tag. Ito. Ayan, name tag. Itong name tag, ayan. Ayan. So, ang maganda dito, nabili natin ito ng 10 pesos, isa. Ayan. So, parang maglalagay na lang kayo dyan through pentel pen. Lalagay nyo na dyan yung nameplate. Yun. Yung name, pangalan ng yung mga estudyante. So, 10 pesos to, guys. Bumili tayo ng tatlo. Ayan. Tapos, next natin itong, ayan, scotch tape. So, ayan. So, ang halaga nito ay 25 pesos. Isa. Itong scotch tape natin. So, ayan siya. Ganyan siya kakapal. Ayan, 25 pesos. So, guys, comment na lang kayo, no, kung nakamura ba ako o hindi. Sa mga halaga ng mga nabili ko sa divisorya. Tapos, itong gunting. Ayan. Itong gunting, ang halaga niya ay 25 pesos. Ayan. Tapos, next naman natin ay ayan. Ito intermediate pad. Ayan. Itong intermediate pad, ang isang pad niya, ayan, nagkakahalaga siya na 25 pesos. Isang pad. Ayan. So, dalawa binili natin para sa pang grade 10 at pang grade 5. Ikaw, grade 5 pa na, diba? Ayan, so dalawa binili natin. Tama yan. 25 yung tapos, ayan. So, meron naman tayong Ayan. Ayan. Meron naman tayong lengthwise. Ayan. Yung sa bang notebook mo? Ayan, meron tayong lengthwise. 1/4. Ayan. 1/4. Ayan. Tapos, meron din tayong crosswise. Crosswise. Ayan. So, gamit ito ng grade 10. So, meron tayong estudyante ng grade 10, yun ang gamit niya. Ang halaga nitong 1/4 ay, yan. Itong 1/4 ay nakakahalaga ng 10 pesos. Ito namang 1/2 ay nakakahalaga ng 15 pesos. Ayan. Ito namang lengthwise natin ay nakakahalaga ng 15 pesos din. So, ayan ang price ng ating mga papel. Ayan. Tapos, meron pa tayong yan. Pang grade 4. Ayan. Itong pang grade 4 natin ay 12 pesos lang. Ayan siya. 12 pesos lang. Tapos, ayan. Meron din tayo nito. Ito yung parang white, anong tawag dito? Pambura. Oh, white tape. White tape? Ayun, correction tape. Correction fluid. Fluid. So, ayan. Correction pen, ayun, correction pen siya, ayan. So, ayan yung kanyang tip. Ayan. Ito ay gagamitin ni Mabi, ayan, sa ating grade 10. Ayan. Tapos, sunod natin, ano na ba? Puro notebook na ba yan? Tapos, meron tayong big notebook. Ayan. Test notebook. Ayan, dalawa ang ating binili. Isang pink, isang yellow. Ayan. Para sa grade 10 and grade 5. Grade 5. Ayan. Ang halaga nito ay 35 pesos. So, medyo namamahalan ako, pero yun. Sa huli ko na nalaman ang mga presyo nito. Ayan. So, basta dun sa divisorya, parang kuha na lang ako ng kuha eh. Yun, nakakatawa kasi kapag nandun ka na, no? Parang ang dami mong makikita na mga gamit na pang ano.
pang school. So, nakakatuwa. Kuha ka lang ng kuha yun. So, bandang huli, doon ko na nalaman yung mga price niya. Pero, ayun. Siyempre, ang una ko lang kasing inalam ng una, yung mga notebook, yung mga, ayun, yung may, ito naman kasi is tahina. Ayan. So, sa 35 pesos, may tahi ka na. So, comment na lang kayo, guys, kung mahal ba o hindi. Ayan, yung big notebook. Tapos, ayan. Ito yung ating notebook. Ayan. Pang grade 5. Oo, yun. So, itong ating notebook ay nakakahalaga ng 13 pesos isa. Grantly, 13 pesos. Ayan siya. So, tahi na rin siya. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Maganda yung ganyan. Tahi na rin siya, ayan. So, ayan. So, ayan siya, guys. Ayan. Ayan. Maganda rito. Kung ano yung kulay ng notebook, hindi yung kulay nung nung tahe. Ayan, oh, may red. Ayan siya, guys. Sito, pink. Oh, di ba? Ang galing. Tapos, brown. Brown. Brown din siya. Tapos, orange. Ayan. Tapos, yellow. Tapos, ito yung ating? Yellow. Yellow. White. Yung ating? White. So, ang halaga ng notebook ay 13 pesos isa. Tahina. Ayan, guys. Tapos, so, ang binili natin ay, yun. May design siya. Tanggalin natin yung isa. Ito naman yung isang klase. No? Ito naman yung isang klase niya, ayan, P1. Tapos ito ay Carnival. Ayan, P1, Carnival. Itong si P1, ang nasa likod niya ay may multiplication table. Ayan. So, check na natin yung kaibahan. Itong si P1, ito ang kanyang loob. Ayan. Tapos, 80 leaves. 80 leaves na siya. So, ayan, meron siyang multiplication table sa likod. 80 leaves. Yung big notebook natin kanina ay 80 leaves din. Ayan. Tapos, ito namang isang notebook, si Carnival. Ayan. Ayan lang ang likod niya. Ayan. Tapos, ganun din. May date, number. Ayan. So, ang kaibahan lang niya, ano? Ayan. Ito yung likod. So, may multiplication table dito. May kodigo ang mga bata. May kodigo. May kodigo ang mga bata sa multiplication table. So, ayan. Tapos, meron din tayong math notebook. Ayan. So, ito yung tinatawag na math notebook. Madilim eh. Ligyan mo lang ito. So, ayan. So, ayan ating, ating math notebook sa ating pang grade 10 na estudyante. Ayan. Ayan. Yung lips niya ay nakagrap. So, ayan. Tapos, sa likod naman niya, ito yung likod niya. Ayan. Mga formula. Ayan, yung mga formula, important formula yan, ang square, rectangle, triangle, ayan. Ayan. So, ang halaga nitong math notebook ay 35 pesos. Bumili tayo nito, 35 pesos. Tapos, ang next natin, ito. Ayan. Para sa ating pang grade 4 na estudyante, bumili tayo nito na sa natin. P1 composition. Composition notebook. Ah. Itong composition notebook, ang halaga niya ay 12 pesos isa. Ay, masira. Ay, magpabukas. Ayan. So, ayan. Ang ating composition notebook. Ayan. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 pieces. Ayan. Mm-hmm. Ayan. So, ito yung ating pagka P1, napansin ko, no? Yung likod niya, may multiplication table. Kodigo. Ayan. So, may kodigo na naman ang mga bata. So, ayan. Ang gagamit nito ay grade 4. So, ayan. Meron na siyang name, grade, section, and subject. Ayan, susulatan na lang. So, ayan. Again, may iba-ibang klase ng kulay. Yellow, pink. Ayan, orange. Tapos meron tayong green. May blue. Ayan. Meron ding white. Brown. Tapos, red. Red na naman. Dalawa yung red. And then, so, sa inyo, ang tingin nyo ay blue. Pero ang tingin ko ay violet. Ba't ganun?
So, ang tingin ko ay violet, pero sa screen parang nagbo-blue siya. So, ayan guys. So, 12 pesos isa ng composition notebook. Ayan. Tapos, ayan. Ano pa ba ang ating nabili? So, ayan, tapos na tayo guys sa mga gamit. And then, papakita ko naman sa inyo yung bag. Ayan. Ito guys, kita niyo ba itong bag? Trolley bag. So, ayan. Itong trolley bag, ayan guys, kita niyo ba? Ayan. May ilaw. O, diba? May ilaw siya guys, ayan. Pindutin mo ulit kuya. Yun, kinatapit siya. O, pindutin mo ulit. Ayan, tap-tap lang, umiilaw na siya, ayan. Ito ang itsura ng bag. Ayan. Tapos, ayan guys, ayan. Tatlo yung gulong niya. Pang-akit na sa hagdanan. Sa hagdanan, oo. Ayan. So, ayan ang itsura ng gulong. So, ito sa ilalim. Ayan, guys. Tapos, sa likod, yan, nakatali. So, ayan. So, meron na rin ganito, parang pencil case. Ayan. Na pera. Buksan natin. Ayan. Ito yung itsura niya. Ayan. Tapos, ito naman yung parang lunch bag. Lunch bag. Lunch. Parang lagay ng mga baon-baon nila. Ayan. So, ilahin natin. So, ayan. Kasi ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ito yung lunch. Ito, lagay ng baon. Ayan. Ayan, buksan natin. Ayan. So, ayan, parang thermal. Parang naka, parang thermal bag yung dating. Ayan. So, lagay ng mga inumin, baon, yan. So, para ma-preserve yung lamig. Yan. Tapos, yan. Tapos, eto siya. Ayan, may ilaw-ilaw. Yan. So, buksan natin yung harap. Yan yung harap niya. Tapos, eto yung gilid. Ayan, lagay ng inumin. Ayan. Both sides, meron lagay ng inumin. Ayan. Tapos, unang zipper, ito. No, yan yung unang zipper. Tapos, pangalawa, ito. Ayan. Yan yung pangalawang zipper niya. Tapos, yung pinakaloob, ito na. Ito yung pinakaloob niya. Ayan. So, ayan. So, sa pinakaloob niya, meron pa siyang parang lagayan pa. Ito nyo guys, ayan. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. Pag tinatap, may ilaw. Ayan. Tapos, unang zipper. Ayan. Unang zipper yan. Tapos, ito yung, ayan, lagay ng baunan. Ayan. Tapos, pangalawang zipper. Yung pangloob. Ito yung laman niya, guys. Ayan. Meron pang compartment sa loob. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. Tapos, ito yung hawakan. Ayan. So, ito yung, ayan. Okay. Ayan. Tapos, ito yung handle. So, ito may presyong 1-2. So, ito maganda dito, guys, no? Pag pupunta kayo ng Divisoria, pag may nakita kayo mga tag, huwag nyo muna susundin yun. No? Kasi, 1-2 nakalagay dito, pero, nakuha lang natin siya ng 800 pesos. Yan, 1-2 nakalagay, di ba? Pero, 800 lang namin nakuha yan. So, ayan. Press nyo lang. Ganun na siya. Tapos, ayan, para humaba ulit. So, ayan, mahaba na siya. Express ulit. Ayan. So, ayan siya guys. Ayan, lakalak na siya. Ayan, tapos ito ang kanyang likod. Okay. Ayan, ayan ang kanyang likod guys. Ayan. Pwede siyang backpack or pwede rin naman nakalagay dito sa trolley. Ayan. So, ayan siya guys. Ang halaga niya ay 800 pesos. Ayan. 800 pesos. Ilaw-ilaw siya. Tapos, ito yung itsura nung isa, guys. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ito yung design nung isa. Si Captain America. Ayan ang design. Ito naman si Spider-Man. Ayan. Sa akin yung napakita. Ayan ang design ni Spider-Man. Ayan. Ayan lang, guys. No? Sana nagustuhan nyo yung ating pag-haul. Ayan. Sa ating Divisoria haul, yan, yung mga nabili natin gamit sa Divisoria. So, pasensya na kayo guys, no? Medyo oily tayo ngayon. Kasi, ayan. So, medyo mainit, ayan. So, kaya medyo oily-oily naman tayo.
So, ayan lang guys, kung nagustuhan nyo ang ating Divisoria Hall, back to school, school supplies. So, ayan guys. So, comment kayo guys sa baba. Comment nyo guys kung mahal ba o mura yung ating mga nabili, no? Tapos guys, kung bago ka sa aking channel, please subscribe. And yun. So, ayan lang guys. Bye!